So, ayun, nakalagin na, no? So, siguro, wala pa kayong axis dito sa gitna. Makikita nyo sa lower left, nakalagay doon axis. So, click nyo lang yan. Tapos, malamang wala pa nakalagay dito yung sa, ano. Pwede nyo i-click yung sync axis. Tapos, lalabas na dapat yung mga axis na yan. So, siguro wala pa kayong, ano, wala pa yung idea sa mga cards, diba? So, para makita nyo, depende sa kung anong binigay sa inyo ng manager nyo or kung ano yung binigay yung access, click nyo lang yung view details. Tapos, magpapakita dyan yung cards. So, itong apat yung cards na yan. Tapos, para maano nyo, para malaman nyo kung ano yung mga magagandang cards, pwede kayong tumingin doon sa card tier list. So, ito yung link. Tapos, doon sa kailangan nyo rin aralin yung buffs and debuffs. Yan. Dito sa link na to. Meron ding battle guide. Okay? So, yun. So, aralin nyo yan. Mas okay na basahin nyo siya beforehand. Para alam nyo siya kung ano, kung lalaban na kayo sa arena. Although, kung gusto nyo mas madali kayo matuto through experience, diba? So, dyan na. Diba? So, arena na lang kayo. So, susunod na punta natin yung teams. Yan. So, depende kung nakuha nyong scholar account is meron ng teams or bago pa lang. So, kung bago pa lang, malamang wala pa tong laman. So, pwede kayo mag-create ng new team. Tapos, ito, click nyo lang yung plus sa taas para magdagdag kayo ng axis. So, ito tayo. Click natin yung plan. Dagdag tayo ng beast. Dagdag tayo ng ako. Okay, so, depende yan sa kung anong naibigay sa inyong axis. So, susunod is positioning. So, usually, nasa harap yung pinakatangkin nyo, which is ito. Siya yung pinakamalaki yung buhay. 959 yung health. Tapos, susunod usually yung beast. Yan. Tapos, idudulo nyo yung pinaka-damage dealer nyo. Ayan, pangalanan nyo pala muna siya. Team Pura. So, team. Okay. So, pwede nyo rin i-edit yan. So, edit. Diba? Kung gusto nyo baguhin yung positioning. Okay. So, anong dapat na position? So, bakit ko nilagay doon sa taas? Pwede ba sa gitna? Pwede rin sa gitna. Pero usually nilalagay ko siya sa gilid, sa taas. Kasi kapag meron kayong nakatapat na nasa magkabila, for example, ganito. Yung mga nasa gitna, pipili lang siya kung taas o baba yung titirahin niya. So, kadalasan, ganyan yung ginagawa ko. Those personal preference lang naman yun. So, save ko siya. Okay? So, ayan. Ano yung mga best team composition for beginners? So, usually, ang binibigay is plant, beast, saka bird. Kasi, usually, yung bird is may backdoor. So, more of that later lang. So, ayan. So, meron na tayong teams. So, nasturo ko na yung positioning. So, ayan. Ito yung, dito na papasok yung energy. So, usually, kapag bago pa lang yung account, level 1 pa lang yung access nyo. Nakita nyo dyan. Itong mga to, level 6 na. Ito isa, level 1. Okay. Meron ako level 22, pero nailipat ko na yung mga kasama niya sa ibang account. Yan. So, usually, level 1. Pagka bagong bilhin yung access o bagong transfer. So, ang energy nyo ay nandito sa taas. So, upper left. Ito. So, kapag kinlik nyo yan, makikita nyo rin. So, ang 3 to 9 axis ay 20 energy na mag re-refresh every 6 hours ng 5 energies. So, kapag 40 energy kayo, every 3 hours yung refresh, dapat 10 to 19 axis yung pag-aari nyo. Kapag 20 or more, may 60 energy na kayo. Okay. Pero usually, 3 to 9 lang. Or 3 axis lang kada isko account.
So, ayun. So, kapag beginning, so, sa level 1, ang suggested namin is pure adventure lang para mapalevel niyo yung access niyo. Bakit? Kasi sa adventure, kag-click yan, meron ditong ito sa middle left, nakalagay doon yung SLP. So, dito sa adventure, mas mataas yung level, mas mataas yung SLP na binibigay. Pero hindi mo kakayanin yung mataas na level kung mababa yung level ng access mo. Okay, so dito papasok yung XP farming. So, kapag may energy ka dito, makakagain ka ng XP. Okay? So, kapag wala kang energy, SLP yung magigain mo. Okay? So, kailangan mong ipa-level, farm ka muna ng XP, hanggang sa matapos mo yung level 21. Okay? So, 21. So, itong level 21, kapag natapos mo yan, saka ka na tumigil, or kung gusto mong tapusin hanggang level 36, why not? Pero ito yung suggested namin na dapat natapos mo yung level 21 sa adventure bago ka tumigil maglaro ng adventure ng ginagamitan ng energy. So, ayun. Para madali mong makuha yung 100. Okay? Bakit level 21 pala? So, dito, may dalawang stage, dalawang level na may nagbibigay ng one-time SLP reward. So, yun yung level 21, which is 200 SLP, saka level 36, which is 300 SLP. Okay, so, yun. Susunod is arena. Okay? So, kapag, for example, nagawa mo na 21, level 21 ka na sa adventure, pwede ka nang mag arena. Okay? So, sa arena, kapag wala kang energy, wala kang SLP na makukuha. Kapag, tumataas o bumababa yung MMR mo, which is yung rank mo. Andito yun. Yung current ranking mo ay nandun sa dito sa pangalawang button sa baba ng arena. Ayan. Ay, battle logs pala yun. So, ito yun. Sa unang button. Okay? So, ngayon, currently, ako ay nasa 1667. Okay? So, bakit ano? Bakit pala? Anong kagandahan dyan? So, kapag mataas yung ano mo, yung ranking mo, meron kang reward, which is ito. So, for the top 101 to 200, 27,500 MAXS. So, ang 1 AXS ay 1,000 MAXS. So, basically, yung kapag nakaabot ka ng top 200, meron kang 27 AXS. Okay? So, yun. Ayan. Bakit pala kailangan magpataas muna sa adventure? Bukod dun sa 100 na SLP dito, meron tayong daily quest. Okay? So, daily quest natin, pag pinindot nyo sa gilid ng pangalan nyo. So, daily check-in. Check-in tayo. Complete 10 adventure mode levels. Okay? So, kaya namin sinasuggest na pataasin yung level ng access nyo para dun sa loob ng 10 adventure mode levels nyo, makuha nyo na agad yung 100 SLP sa adventure. Okay? So, pagka nakuha nyo na yun, dun sa 10 adventure mode levels nyo, pwede na kayo mag-grind sa arena. So, kapag mataas na yung sa adventure mo, pwedeng lahat ng energy mo, i-google mo na sa arena matches. Kasi sa adventure, hindi naman kailangan ng energy para makuha yung 100 na SLP. Okay? So, kapag nakumpleto mo yan, win 5 arena matches, saka complete 10 adventure mode levels, makakakuha ka ng libreng 50 SLP. Okay? So, kung i-compute natin, ang minimum na kitaan per day ay
150 SLP. Yun ay kung 0% kang win rate sa arena. Given na mataas na yung access level mo. Okay? So, ayan. So, try natin mag-arena. So, arena gameplay. Kiklik nyo lang yan, tapos maghahanap siya ng kalaban. So, ayan. So, pwede nyo tingnan yung cards ng kalaban nyo by clicking the axis. Ayan. Okay? Click nyo lang yan, tapos mababasa nyo yan. So, mas okay na, basahin nyo na rin talaga beforehand para alam nyo na kung ano yung mga effects nun. Okay, so, ngayon, pwede kang mag-pass. Okay, so, before, 3 energies lang yan sa first round. Tapos, kada round, may dalawang energy na madadagdag. Okay, pwede tayong mag-pass and turn lang. So, nag-pass din siya, diba? So, feeling ko, atakihin niya yung backlaner ko or atakihin niya yung plant. Okay, so pwede tayo maglagay sa plant. Pwede rin tayo maglagay sa backlaner natin since meron tayong dalawang, may tatlong energy pa tayo natitira. Ayan. Okay, so enter. Nag-iisip siya, no? So, tumira siya. Papatayin niya yung plant. Based yung plant niya. Papatay ba niya tayo? Uy, may critical. Sakit. Okay, nag-heal siya, no? Still tayo ng energy. Okay. So, less likely na mabuhay pa yung ano natin. Pero, baka isipin niya, ay, mamamatay na yan. So, imitan natin siya ng psychological warfare. Okay. So, 160. Okay. So, feeling ko hindi niya papatayin yung dulo. Kasi, ginamit na niya yung energy niya kanina. Dalawang cards. Mamatay na rin siya talaga. Okay. So, hindi rin tayo binigyan ng Ronin. No? Pero meron tayong apat na energy. Pwede ba ako mag-pass? Pass tayo. Patayin niyo yung beast natin. May 6 energy tayo. Pwede na siguro yan, no? Yan, matay siya. So, mauna tayong tumira ngayon. Mapapatay natin yung beast niya.